Hey, what's up guys? Welcome back to my YouTube channel. Nandito nga pala ako sa probinsya Cayaguan, yung background ko. Nakikita nyo, nasa labas ako ng bahay. So yun, for today's video guys, ang topic natin ngayon ay how to modify in this slimline poly with the outliner blade guys. Yung ceramic yung ano niya, yung blade. Ipapakita ko sa inyo kung paano mag-modify ng in this slimline poly. So yun, kaya huwag na natin patagalin, simulan na natin. Ito yung ipapalit nating talim guys sa slimline poly, at yung talim nya magiging the outliner guys. Tara, buksan na natin. At tanggalin natin yung tornillo sa gitna guys. Medyo nahirapan ako dyan guys, pero ingatan lang natin pagtanggal, pero madali lang. So yun guys, sinubukan kong isalpak dyan. So yun, kailangan may puputulin tayo dyan. Puputulin natin ang gamit ng blade. Ikakat natin yan guys para ma-flat siya dun sa ceramic blade. So malambot lang siyang ikat. So yun, isalpak na natin guys. Nakalapat na siya. Kailangan natin i-drill yung butas para ma-shirog up yung ceramic blade natin gamit ng barina. Barina na lang ginamit ko pag butas dyan. Ay, pag drill nga pala. So yun, okay na siya guys. At kailangan natin putulin yung kaha para magmukha siyang skeleton guys. At dandahan natin putulin lang ano gamit ang lagari. Ingatan natin pagputol, baka matamaan yung dila. So yan, okay na siya, naputulan ko na. At lilihain natin para kuminis siya. Thank you.
So yun guys, tapos na tayo. Ikabit na natin ang T-Outline Blade. So yun, na-drill na po siya. Kundi siya na-drill. Hindi masirugof yung talim. So sundan niyo na lang po kung paano pagkabit nito. At tip ko lang sa inyo, bago kayo tatanggal ng talim ng blade, tandaan niyo na lang po kung saan nakakabit 'yun para pagkabit di na kayo mahirapan. So yun, isa lang muna ikakabit natin yung tornilyo guys para ma-align natin yung talim. Para di tayo mahirapan pag-align, kailangan isa lang muna guys. Pag hindi siya na-drill, ganyan lang yung surgot niya guys. Kaya kailangan natin i-drill yun. Naka-sirgap na siya. Itutulak lang natin ng konti yung sa gitna para ma-align. Medyo mahirap lang pag-align niya guys. Mahirap lang siya una. At ikabit na natin yung isa pang tornilyo, kabit na natin. Ako guys. Siyan, tapos na tayo guys mag-modify. So, ganun lang po yun. Sana makatulong na rin to para maka-share na rin ako sa inyo ng mga kaalaman ko. Pag-comment na lang po sa baba kung may mga katanungan kayo para sagutin ko yung mga tanong nyo. Paki-like, comment, and share na rin mga boss para
at makatulong na rin po sa ibang tao, mga kapwa barbero, sa mga hindi pa marunong mag-modify ng slimline pulley para gawing outliner yung blade natin. So ito na yung tutorial natin, sana makatulong na rin ito sa inyo. At maraming salamat po sa inyo sa lahat ng mga sumuporta sa aking channel. At sa lahat ng mga hindi pa naka pag-subscribe sa channel ko, paki-subscribe at click the notification bell para updated kayo lagi sa mga upload kong video. So yun guys, magpapaalam muna tayo. Thanks for watching. Bye bye. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.